na ba itong kimbis ba muna? Welcome back mga ka-adventure. Another day, another adventure. Samahan niyo po kami dahil dito na ng amin pong dayo. Kasama ang Lurok Spearfishing at ang Palawan Spiro na si Patrick Ivanhoe. Kaya samahan niyo po kami sa isa na namang napaka-productibong paghahan para sa araw na ito. Let's go! Tungol na naman! Umpisahan natin. Nako! Nilaguto. Gabi kayo! Swabe! Ano man sabi mo sa tungo? At para naman sa ating susunod na katanungan, ano ang parte ng katawan ng tao na hindi nagbabago mula sa kapanganakan hanggang sa pagtanda? Ating mahiwagang halan. Kalampungan. Different tapos yung lightning show. Different tapos yung lightning show. Good morning po. Magpapalang araw sa ating lahat. Maaga kami nagising dahil sa palabas na aming pinanood. Ginising kami ng kidlat kulog at hangin. Kala namin gabi pa. Yan lang ay madaling araw na. So, kumusta ang tulog mga bro? Okay na bro. Okay na okay. Right. Nakatulog ka rin o? Nakatulog rin. Ito channel, what's up? Okay lang mga ka-adventure. Kala ko kasi si Thor tsaka si Superman nag-away. Wow! Si Patrick din mga ka-adventure. Nakatulog na rin siya maayos. Super Mario? Hindi kagaya nung first night niya. Medyo nahirapan siya ng konti. Nanibago siguro. First time. Pero okay na rin naman. Si Kuya. Si Kuya, good siya. Wag nang tanongin yan kaysa na yan eh. Ah, mga ka-adventure, babalik na din mamaya sa area kung saan tinakuha ng King Mac. Kumain naman yung privilege adventure. Let's go! Ayan mga adventure, na kami sa area kung saan tinakuha ng Mac kahapon. Let's go! Let's go! Gina! Mga ka-adventures, let's go! Tularan natin si Jer na magpas lang ng maraming mga kings. Savage. Claim it! Yes! Pagdating namin sa era kung saan ako nakahuli ng maraming King Mac ay nag-ready at naghanda sa panibagong araw, panibagong bakbakan, panibagong pagkikipagsapalaran at paghahanap ng mga trophy fish at mga pelagic na isda dito sa area ng nga mga ka-adventure at same time napakarami pa rin mga bait fish at continuous lang ako sa paglangoy, pasulong at papabor sa agos hanggang sa inabot ako ng mga 2 oras bago ako nagsagawa ng dive na kung tawagin ay ambush upang maghanap at mag-abang ng pelagic dahil na may napansin pa akong dogtooth tuna dito at na-surprise ako nung pagdating ko po sa bottom ay may sumalubong kagad sa atin at ito ang ating naging unang isda para sa araw na ito. Paglingon ko ay ayan ang dugtot mga ka-adventure, ngunit pagtingin ko sa unahan ay King Mac na naman at pinili natin yung King Mac, kinalampas natin yung dugtot tuna at nung na-meet ulit natin yung distansya ng ating laging hinihingi ay ayan, isagawa natin yung pagtira. Kaya lang mga ka-adventure, nagbunot mula sa shaft, buti na lang po ay na-spine shot at di sa di kalayuan ay nakikita kong bubagsak. Ayun, nanginisay po yung isda mga ka-adventure at dali-dali akong umahon at nag-load ng pana dahil wala pong malapit sa akin na pwedeng makapagsagawa ng second shot para mas secure yung isda. Ang tagal kong na-load at naayos ang aking shooting line mga ka-adventure, buti na lang po ay matindi-tindi yung pagkakatama dun sa isda kaya hindi na siya masyadong nakapalag at naantay niyang matapos ako hanggang sa tuluyan ko ma-secure ang isda. And this time mga ka-adventure, hindi ko na po
dinakma mula sa buntot yung isda at sinigurado ko na lang po itong napanain dahil pumapalag or nangingisepa po, baka biglang pag grab natin sa buntot ay lumungoy sa mas malalim na area at ang pinaka masaklap ay baka hindi natin makuha, kaya ito ang nangyari. Mabuti na lang mga ka-adventure ay medyo may kababawan na po, halos nasa mga 10 metro lang ang lalim at naabot ko po kagad kahit hindi pa ako fully recovered at kinakapos na ako ng konti, pero siniguro ko na lang kesa maunahan pa tayo, either makawala or maunahan tayo ng tax collector. Ayan mga ka-adventure, secure na ang ating unang isda para sa araw na ito. Isang pelagic na pangarap ng karamihang mga spiro, king mac or tangigi. May kalayo ng distansya ng bangka at napansin ako ni kuya na sumisid ako at umahon at nagawa ng panibagong pagsisid na hindi pa fully recovered, kaya lumapit agad sila sa akin. Pagkakuha po nila ng isda ay pumundo lang sila sa may mababaw po ng konti dahil chinek din nila si Native Channel at ako ay nagsagawa ng panibagong pagsisid muli mga ka-adventure. Ambush ulit at same spot kung saan tayo pumuesto dito sa bato na akin pong pinagtaguan or pinagpondohan at nagtingin-tingin, nagantay sa paligid ng mga posible pang mga isdang dadating mga ka-adventure at inabot ako ng mga ilang minuto din, ngunit nung paahon ako ay mayroong biglaang lumapit sa akin, kaya sa halip na umahon ako ay muli akong sumisid pailalim para lang habulin at tirahin itong another pelagic na naging target at ito ang ating naging pangalawang isda para sa araw na ito. May king mac na biglang lumapit mga ka-adventure at nagdalawang isip ako kung stone set or iba body set ko siya, pero naniniguro na ako kaya sa katawan na lang. Sumirit na naman aking buya mga ka-adventure at napansin na agad nila kuya na nakatira na naman ako ng isda dahil ang bilis ng movement ng akin pong buya. Thank you.
dahil sa sobrang lapit ng target na ating King Mac, mga ka-adventure, ay tumagos ang bala ng ating pana at naging secure talaga na hindi makakawala dahil nakalock yung bala ng pana, mga ka-adventure, at hinayaan na natin siya na lumangoy ng mabilis at pagod na, kaya nung pag-recover natin sa kanya ay madali natin nagrab yung buntot at secured ang ating pangalawang isda para sa araw na ito, the second King Mac. At right after ma-secure ko ang isda ay ayan na, parating na po sila at nagulat muli dahil King Mac na naman ang ating pong nahuli. Praise the Lord, mga ka-adventure, sa napakaagang blessing na natamo natin at nakapitong King Mac na tayo para sa dayo namin ito. At another dive, another target ang ating po nakita, isang napakalaking mamsa or giant trevally, kaya lang po hindi masyado nating na-meet yung distansya at lumayo na siya. Try ako mag-fishhole pero hindi nag-work, kaya umahon po ako at nagsagawa ng panibagong pagsisid after fully recovered at nag-surface interval at na-meet yung tamang pagpapahinga para nang sa ganun ay ready tayo at hindi tayo kapusin or hindi tayo mag-collapse or ma-shallow water blackout, ay dapat enough yung ating rest na gagawin. At nagsagawa ako ng ambush, mga ka-adventure, dahil I'm expecting na bumalik yung mamsa na nakita natin. After ko po mag-dive ay nag-meet kami ni Uzi ng Lurok at sinabi ko nga sa kanya na mayroong GT dito sa ilalim, kaya nag-ambush din po siya and hindi niya rin po natira dahil medyo may kilapan yung isda. At kung mapapansin po ninyo, medyo blur na ng konti ang visibility gawa po ng ang agos ay sa ilalim na dumadaan, unlike nung unang araw namin na nasa surface lang, kaya marami talagang pelagic. Okay, okay, gamay-gamay yung tao. Wala, gamay-gamay. Saka ito kung gulit eh. Yes, sir. Ana, ana ako nito na na. Ana na, yes, sir. Kamali niyo. Nagpahinga ang grupo, mga ka-adventure, at ako lang po ang nag-dive doon sa area sa bahura na pinuntahan po namin, and after a few dives ay bumalik kami sa isla ng Nangalaw at doon po nagpalipas ng tanghalian, at after po namin mag-dive ni Native Channel ay umuwi na rin po kami dahil nga medyo malayo-layo pa at napagod na ang aming pong mga kasama dahil po hindi talaga kami nabigyan ng maayos na tulog at matindi yung naging first day namin na pag-explore at napakaraming area na sinisiran. Kaya panoorin nyo po ang kanila pong mga video na i-upload soonest after nilang ma-edit yung amin pong adventure, dahil nga panibagong point of view ang ating pong makikita, lalo na sa mga iba't ibang angulo, either sa surface, sa ilalim, at sa himpapawid dahil sa mga drone shots. Humpback unicorn pala, mga ka-adventure, ang isang aking sinisilip dito sa ilalim ng table coral reef na ito. At nung napapansin ko po na nagpapalit-palit lang siya ng kulay at nakatingin lang sa akin, ay hindi na ako nagatubiling nag-pull ng trigger. Kahit naka-isang band lang yun nakakabit, nag-push through naman kasi nga nahasa natin yung ating shaft. At napakalalas nito. Kaya ito ang ating naging unang isda dito sa isla ng Nangalaw.
na-curious ako mga ka-adventure after kong makita yung itsurang isda, kaya chinek ko at feeling ko talaga ay hindi ito mapapakinabangan dahil medyo payat po. Kaya ang ginawa po natin ay, ayan, pinakawalan po natin. Wala naman pong vital parts ng kanya pong bituka ang natamaan, kaya I do believe na mabubuhay po yun. And another dive, another target, and this time naman po ay orbital batfish or bayang, pangdagdag sa amin pong ipapatimbang, kaya tinira na lang po natin. Hindi talaga madali mga ka-adventure ang buhay ng isang mangingisda, dahil nga hindi natin hawak ang panahon, hindi natin hawak ang pagkakataon kung kailan tayo makakasumpong ng maraming isda at kung kailan ang tamang tempo talaga or timing kung ano ang magiging sitwasyon ng ating pangingisda. Pero ganun pa man, as long as malakas ang ating pong pananampalataya at tumatawag tayo sa Panginoon para pagkalooban ng biyaya, ay i-claim lang natin, dahil alam naman natin na tayong lahat ay may kanya-kanyang blessing na nakalaan para sa araw-araw. Ang kailangan lang po natin gawin, i-claim ito. Panibagong pagsisid at ito ang ating naging huling isda para sa araw na ito mga ka-adventure, and after po ng sisid na ito ay dahan-dahan na rin akong bumalik sa bangka at inantay si Native Channel dahil punong-puno pa siya ng enerhiya, ayaw pa talagang umahon. Sinundo ko na lang siya dahil ang balak niya talaga ay magpahapon, ngunit yung mga kasama po namin ay hindi na bumaba, nasa bangka na lang sila at nagpapahinga, kaya nag-decide kami na umuwi na din po ng maaga dahil prepare pa tayo ng ating pong pagkain para sa masarap na hapon. Oriental sweet tips or lifting budlisan mga ka-adventure ang ating maging huling isda para sa araw. Nag-unload na ng pana si Native Channel at it means ay ready na rin siya. Accept niya na it's enough for today at kailangan na namin magbiyahe. At paglapit ko sa kanya, ayan, nakahuli siya ng dalawang mga good size na lobster. At hindi lang po lobster, may nahuli din siyang sweet lips at isang bayang. At habang kami ay naglalayag pauwi sa isla mga ka-adventure, ay ito, nagpaparamdam na ang amihan na nalalapit na ang kanyang pag-iihip muli, dahil patapos na ang panahon ng habagat at babalik na rin ang lurop sa isla ng or sa lugar ng Dumaguete. Si Patrick naman ay sa puerto, ngunit hindi ito ang huling pagkakataon na kami ay magsasama-sama, dahil muli kaming mabubuo at patuloy na maghahanap at gagawa ng adventure sa mga iba't iba pang mga isla. Ayan si Native Channel. Sarap ng buhay. At dito sa dayong ito mga ka-adventure ay hindi lang namin na-enjoy ang pamamana, ngunit ang enjoy namin ng husto ay yung bonding time at pagkakilala sa bawat isa na nakaka-relate sa mga ginagawa, na again, hindi po dahilan ang status ng ating pong pamumuhay para hindi tayo makipagsalamuha at gumawa ng maraming kaibigan, ngunit ganun pa man, ang sabi nga namin na every time kami lumalabas at gumagawa ng adventure ay hindi kami gumagawa ng kaibigan, ngunit tinituring namin itong bilang bagong part ng pamilya. Finally!
Mamsa! Ay, diyan mo! Ako nakatakaman, ha? Ari na siya sa tumuyrepit. Sir! YouTube channel, guys. Ang ganda. Ang bigat. Okay, bro. Thank you. Masaya kasi mabigat. Mas okay na mabigat kaysa hindi, no? Kaysa magaan. Thirty-one. 5 king mak lang yatin na pabenta mga ka-adventure. Yung isa po ay binigyan natin kay Native Channel. Yung isa naman ay kay Coach Ali. Ito na mga ka-adventure. Nagkilaw na naman si Joy. Nagawa tayo ng kinilaw. Kaya mamaya manood kayo. Okay. Magkain na naman si Chairman ng tungol. Okay. Tungol? Mm-mm. May tungol, Chairman? Mayroon. Kaya masarap ito mamaya ang bakbakan. At dahil nakailang sunod na kaming ulam ng King Mac mga ka-adventure ay nag-request ang ating bisita na yung malaking talakitok naman daw at since na napakasariwa nito, yun yung aming isisigang at kikilawin. And syempre yung suran ay iniho pa rin. Kanya-kanya kaming pahinga mga ka-adventure habang nagluluto si Chairman ng aming pong hapunan. At nagmerienda na rin kami at the same time dahil nga pang parelax ng konti at hindi mabigla sa kain mamaya kapag ready na lahat ng pagkain. At isa ito sa mga specialty ni Chairman na gawin ang paksiw. Tapos, nagkira ng simple pong palasa. Ang akin talagang kinalakihan na tagaluto sa amin mga ka-adventure ay itong si Chairman or si Papa Michael po na taga Seaton, Dumaguete City. At siya po ay ang aming ama at ako po ay pangalawa sa 10 magkakapatid. Yung pangalabing isa ay hindi po pinalad na mabuhay dahil pinanganak siya na hindi kumpleto. At napakasarap lang na after naming magpagod ay mayroon kaming tagaluto at kakain. Adventure. Dinner time! Chairman, what's the menu? Anong menu mo? Mayroon tayong sinigang. Sinigang? May kinilaw. Kinilaw? May inihaw. Suran! Siyempre, bakit lang walang bugnaw? Coke, Royal, baka naman. Baka naman. Suran. Kumilot ka ba? Yun, Creative Channel. Again, mga adventure, dating WPS. Yes. Ngayon ay Patrick Hong na lang po. Patrick Hong na lang. Yes. Lalagyan naman natin yung kanyang channel, mga adventure, siyempre. Yes. Naka-flash sa screen natin. And of course. Siyempre. Yes. Sir. Mga taga-duma. Lure of spear fishing po. Yeah. Don't forget to like, subscribe, and share. And please on your notification bell para updated kayo sa lahat ng mga adventure, mga unsahin mo ninyo? Mga ka-adventure, mga palitsong. Mga lakaw. Yes. Adventures. Mga adventures. Yes. Go! Morations. Yo, what's up, Native Channel? It's okay. Alright! Tara mga adventure, tayo. Let's go! Wala tayo sasawa no? O ang kinilaw na lang? Sa kinilaw na lang? Tungol na naman! Umpisahan natin!
Nako! Nilaguto. Gabi kayo! Wow! Grabe. Ano man sabi mo sa tungol? Di ba nakatry ka? Oh, sobrang hindi ako nagtataka bakit paborito ni Chairman. Now you know. Now you know. Yes, sir! Count in, sir! Let's go, sir! Oh, what's up? Malapit na ako sa ulam, oh. Malapit na sa ulam. Sea view accommodation. Paksiyo na! Bro, gusto ginahan mo? Paksiyo nga tulingan. Dalahan kayo. Okay, kayo. Sabi kaya nga ito. May gata. Ay, panamili sa... Ano yung gata, ma? Chips. Na. Ano po yung gata? Ano yung gata mo? Ginataan yan. Papunit sa kohoba. Bito na yung mahungit na ako akong tudlo. Ito nga ka-adventure. Alright. Busog mo ito daw. Ha? Busog na. Kaya. Hindi nga kami makasudag. Surahan pa ito nyo. Ito. Abundag, bro, no? Abundag. Alang buktok na suran ba? Ha, pasing lang. Mahon ako, kahit sa mukha ako tulo, kay mahebla na kita. O ba sa sura, no? Samba na kayo, hindi wang. So siguro, lahat ng mga vegetarian natataba din. Kasi yung suran, vegetarian na yan. Hindi mo nagkakaya ng koras yan, hindi nagkakaya ng kahit na ano. Algae mo nang kinakaya yan. Pero mataba siya. So ako siguro, pag nag-switch ako into vegetarian, magtaba siguro ako. Wow! Pwede? Black! Kanina ba ako nag-isip ba kung anong punchline doon sa bakit ano ang ano suhan? Wala man ako maisip. Wala. Na-joke. Ang mga adventure, di ginakayang pagkain. Ang dami pa natira. Pero may parating naman na bisita si Chairman. Hindi, daw matuna. Si Sir? Oo. Oh. Bakit? Mayalo siya. Oo. Oh. Dami pang ulam. Oo. Oh. May ako te, may bisita kayo dyan. Ay, tabi na lang itong inilaw, bigyan siya, tapos yung sinigang. Nakain na daw siya doon. Tapos yung, ano ba yan? Eh, paano itong suran? Ah, oh. Suran? Bigay yan, kaya siya. Yasilim! Patapunta lang siya. Yasilim! Iba siya, iba. Magkauna ba sila? Di, diba? Bigay yan kasi, sayang. Sayang yan. Teka, bago ibigay. Kasi kasi kami mga ka-adventure nung bago kami... Dinitig ko pa yung kuha ko kanina. Bago kami... O habang nagbihay kasi kami pa uwi, yung iba sa amin ay susubo-subo na. Kaya pagdating dito, tapos ang merienda pa, nag-kape. Kasi syempre, galing sa pagod kahit paano pang parelax yung kape or mainit, something mainit. Kaya yun, medyo busog ng konti. At hindi na kinaya. Pero again, thank you sa napakasarap na blessing. Napakasarawang isla na lagi namin natatamasa. Ayan, salamat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. God be the glory. Let's go, mga adventure. Ayan, mga adventure. So, bago pa tayo matapos ay dumako po muna tayo sa ating mga shoutout sa pinakauna ng comment, si Joko Abiano. And sa ating mga top 5, sila Mikaya, Nakarius for Fishing Adventure, Andy Buendia, Bia Jason, and si Rainy Cabel. And special mention po natin si Baby Briella Snea na 1 year and 11 months old na lagi nanonood sa atin. And si Jim Ablig na naglalaro ngayon sa San Miguel Linapakan, Palawan. At shoutout din natin sa Lucky Ben Asombrado, LR TV, Sitio Bugo Game Farm ng Ulanga or Ulango, Gary Reyes, Miss Aileen, Mr. Salonga ng Pampanga, MMC, Sean Common Kada ng Bohol, Elmer Espirito, Katokmol TV, Richie Bisley, Roberto Angob, Jamie Villarin, Ryan Vergara, Baste, and Mark Stanley Murillo ng Doha, Qatar, Julius Barbalosa, Nero Ricala, Happy Tots ng Infanta Quezon, Chris Elyogo ng Butuan, Roberto Santos ng Bulacan, Richie Dunaire ng Davao del Norte, Yannick TV ng Mindanao, Corales Family ng Angeles City, Pampanga, Papayas Family and si Miss Nida Rafael ng Midsayap, North Cotabato, Ricarte Caniete ng Olongapo City, Jesse Capriccio ng Camotes Island, Cebu, Jesse Mindo ng Taiwan, Miss Eva Calamba ng Hong Kong, Mark Lionel Garcia, Miss Nishimura Maria Aini ng Japan, RJ Gantia, Junji Reyes, Jason Osigan, Jose Daddy, Arlan Gipana, Bobby or Boy Palawan Fishing TV na taga-Sabang, Mila Almazan ng Laguna, Adol Terso Manulat Laurio and Tinuranda ng Canada, Larisanti, Miss Anonymous, Miss May Stacchio ng Hong Kong Chapter, Miss Ruby Carranza, Miss Christine ng Doha, Qatar, Miss Mimi Manoloto, Miss Maita Purino ng UAE, Miss Glenda Banstrow ng Perth, Australia, Sir Jules Madrid, Idol Dennis Lagarista, Miss Aileen Tandog ng Hong Kong, Byramin and Farinas Family, Master Ray,
and Duby Bar, Master Rich, Miss Ana Luz Santander, Miss Oliva Mendoza, Miss Elisa Gomez, JJ Hand Fishing Master, shoutout sa inyo mga master, Archie Espano, Jaja Martinez, Fernando Esteban, Junel Navaja, Miss Abigail Lopez, Nick Moore, Pastor Richard Tio, Rex Fit, Ranilo Parejo ng Bohol, Raymond ng Tagig, Sam AKP 1973, John Morton Monton ng Muntinlupa, Rinaldo Fernandez, Kahel Michael Garcia ng Masbate, Boots ng Taiwan, Al Rubio, Gerald Divera ng Pangasinan, Joshua Otamora, Ray Blog, Maken 20 ng Lapu-Lapu City, Cebu, John Lorilla and family ng Bicol, Gerald Bohol ng Merida, Genelito Ubas, Babaris TV, Dek Ramos ng Zambales, Jerwan Tech, Nico J. Prado, shoutout po. Obal family ng New Zealand, Jimar Villanueva ng Auckland, Arlene Moldes ng Pasay, Michelin Humalon, Miss Luz Biminda Gomez, Ileo Sefi Biastoroy ng Pamplona, Dumaguete, Pain Expert One Life History, Ronaldo Magdalan ng Dumaguete, Erwin Castillo ng Mindoro Oriental, Jonathan Cabanog ng Davao, Rolien Odado, Mascolados ng Cavite, Enerlita Pablo ng Kuwait, Datan Faliaria ng Sibuyan, Romblon, Luby Hilda Franada, Mr. Update, Mads Salado ng Canada, Miss Teresa Lawigan, Edmond Pabitero, Mama Rose Fat TV, Dibo Spiro, Junjun Gadon Fishing TV, Jason Lardaga ng Antipolo, James Lynn Pagapong, Nino Matino ng QC, Victor Pungase, Mark Paipa, Jersky or Jinsky TV ng Cebu, Chad Summers ng Bohol, Panglao, Alberto Gorapo ng Las Piñas, Jersky ng Puerto Princesa City, Ronald Villar, Renz TV ng Puerto Princesa as well, Maribet Dorado, Miolods TV ng Biri Samar, Toto Balyarta ng Puerto Princesa again, John Daryl Nagales ng Negros Dumaguete, Glermon Dulugin ng Davao, Mark Ramos ng La Union Dos Spiro, Johnny Gineta, Negro Fishing ng Port Barton, Palawan, Arnel Pilapil, Ted Roland ng Mindoro, Agnes Villas ng New Zealand, Balod Spiro and Nash Fishing TV, Jasper Fishing Blog, Alma Branzuela, Katribo Warop, Elvin Velasquez ng Bohol and si Giovanni Siega. And sa mga hindi po natin na shoutout ay musin na lang sa bench po.